This is a great day the Lord has made. Let us rejoice and be glad. We offer this Mass to thank the Lord for the feast day of Nuestra Señora de la Salud, for all the blessings we have received through her. I thank the Order of Augustinian Recollects who brought the small image of the dark-skinned Virgin of Health, Nuestra Señora de la Salud, to the Philippines from Mexico in 1634, that is 388 years ago. Before Jesus expired on the cross, he opened his heart to the Father and to the world. The third word of his seven last words is, Mother, behold thy Son. Son, behold thy mother. Tama nga, napapanahon na ating ibaling ang ating atensyon sa ating ina at sabihin din natin sa kanya, Nanay, bahala ka na sa amin. With these words, Jesus entrusted us to her mother so that she could love us too the way she loved her son Jesus. Jesus asked her to attend to all our needs. Jesus knew that we needed a mother to find our way home. Lang ninyo siya. Sapagkat si Maria nakukuha sa isang tingin. Kung wala na kayong masabi, titigan lang niyo ang ating ina. Tingnan lang ninyo siya. Di ba sabi niya, hindi ba't kayo'y anak ko? Sabi niya kay Juan Diego sa Mexico noon, Are you not my son? Huwag kang mag-alaan. At sabi rin niya ngayon sa atin, kahit panahon ng COVID, sabi niya, huwag kayong mag-alaan. Ako ay inyong ina. At hindi lang ako ina ninyo, ina ako ni Jesus, na anak ng Diyos. Devotees venerated the image as it is known to be miraculous and many miracles associated with the healing of physical, spiritual, and emotional afflictions. At sabi ni Maria, at ako rin, kung ang anak ko'y may passion, ako'y may compassion. Kasama rin niyang nagtiis, alam-alam sa inyo, huwag kayong mag-alaala. Nanay ninyo ako, anak ko ang tagapagligtas. Yun ay nagse-celebrate ng Fiesta ng Virgen de la Salud na siya ay kaaway ng kasalanan, ng kamatayan at ng sakit. At tayo ay kanyang kakampi at mga anak.